بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, sa pananampalatang Islam o naman sa lahat, ako'y nagpapasalamat, pumupuri at tumadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa videong ito, ating aalamin kung saan ba natin matatagpuan ang tamis ng pananampalataya. Mula sa hadith na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar la yuhibbuhu illa lillah. وَيَكْرَهَا أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْكَدَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْدَفَ فِي النَّارِ." Sa hadith na ito, mga kapatid, sa pananampalatang Islam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan nabanggit dito kung ano yung tatlong bagay na kung saan matatagpuan ang tamis ng pananampalataya. Itong hadith na ito ay inulat ni Anas bin Malik radiyallahu an na sinabi dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dito natagpuan ang tamis ng pananampalataya sa sino mang kaibig-ibig para sa kanya si Allah subhanahu wa ta'ala at ang Propeta Muhammad SAW at wala nang kapareho ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig sa kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa Propeta Muhammad SAW. Ibig sabihin, nakakahigit ang kanyang pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa Propeta Muhammad SAW sa kahit na sino paman. At ang pangalawa ay ang mamahalin niya ang kanyang kapatid sa pananampalataya na wala siyang ibang dahilan kung bakit niya ito minamahal. Hindi dahil sa kanyang yaman, hindi dahil sa kanyang katanyagan, kundi minamahal niya ito alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ito, wala siyang ibang rason o dahilan sa kanyang pagmamahal sa taong ito, kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlo ay ang kanyang kamuhian na siya ay bumalik sa pagtanggi o kawalan ng pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung kanyang pangatlong bagay na kung saan kanyang kinamumuhian naman dahil sa ito ay hindi makakabuti sa kanya. Kanyang kinamumuhian ang pagtalikod kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagtanggi kay Allah subhanahu wa ta'ala, kinamumuhian niya ito. Kinamumuhian niya ang kawalan ng pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng pagkamuhi niya na siya ay itatapon sa impyerno. So kung ayaw natin na tayo ay mapabilang sa mga papasok sa impyerno, dapat nating kamuhian ang kawalan ng pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus siya ay ating kilalanin sa sambahin ng nag-iisa at susunod sa kanyang mga ipinag-uutos at iiwas sa kanyang mga ipinagbabawal. So nabanggit natin yung mga tatlong bagay na kung saan dito natin matatagpuan ang tamis ng pananampalataya. Una, ang pagmamahal natin kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa Propeta Muhammad SAW na higit pa kanino man. Pangalawa, ang pagmamahal natin sa ating kapatid sa pananampalataya na hindi tayo naghahanap ng kung anumang dahilan sa pagmamahal natin sa kanya, kundi ang dahilan natin ay alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlo ay ang pagkamuhi natin na tayo ay makabalik sa kawalan ng pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng pagkamuhi natin sa pagpasok sa impyerno. Nawa ay napulutan natin ang aral, ang videong ito at hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.